Good afternoon po sa ating lahat. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Papasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang patuloy na kabutihan at pagmamahal. Medyo nahuli po ako pero na-welcome na ba din natin si kapatid na Jerry kanina. Okay, Jerry Amante, galing po sa Canada. Jerry, hindi ka at nakilala ng... Okay, si Jerry Amante. Salamat po, kasama ang kanyang kapatid, si Nolly, nandito rin. Okay, meron pa. Tingnan niyo po ang ating bulletin. Sapagkat ngayong buwan ng Agosto, ay nais nating bigyan ng diin ang ilang mga qualities na dapat makakita sa ating buhay. Kasama po sa ating pagnanasa na we will be rooted to become like Christ. At nandun yung ating pagnanasa na we will be rooted in our spirituality. Na ang ating pagiging spiritual ay lalong magiging malalim. At kasama po nito ang kahalagahan ng apat na katangian. Magtatapos tayo sa pagbibigay ng pahalaga, the presence of love, sa August 26. Sa August 19, the possession of trust, o yung ating pananampalataya sa Panginoon, pagtitiwala sa Kanya. Next week ay the practice of godliness. At ngayon po ay nais nating tingnan the pursuit of holiness. Ang atin pong pagnanasa at pagsunod at pagkakaroon ng kabanalan sa atin pong buhay. Pag pinag-usapan po ang kabanalan at holiness, ano ang pumapasok sa inyong kaisipan? Ano ang larawan ng isang taong banal? Ang larawan ba ng taong isang banal ay yung nakaupo sa isang sulok at parang harmless, hindi makagalaw. Ganun ba? O yung merong halo sa kanyang ulo? Wala ata tayong nakikitang ganun. Pero nais kong sabihin na yung pong holiness is not a passive state. Hindi ibig sabihin itong parang ito ay parang is not passive. It is actually a dynamic condition. It is actually a lifestyle. Pamumuhay na dapat nating makita, a lifestyle of becoming, pagkaroon ng kabanalan. So si Apostle Pedro po, doon sa binasa sa atin ngayong hapong ito, ay nagbigay ng limang exhortation. Nagbigay po siya ng limang pagbibigay ng encouragement. Paano tayo mamumuhay ng may kabanalan? Paano tayo mamumuhay na tunay na ipinapakita natin ang katangian ng Diyos na banal? Lima po ang nais kong bigyan ng diin ngayong gabi o ngayong hapon pa lamang. Mamaya pa pala ang gabi. Ngayon, gusto kong tingnan natin. Unang-una, verse 13. Dapat po ito ay maging decision natin. Prepare your minds for action. Na tayo po'y handang magkaroon ng desisyon that I will decide na mamumuhay ng may kabanalan. Sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang panawagan bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak na binigyan ng panibagong katangian, we have a new nature, divine nature. Sinabi po niya doon sa chapter 1, verse 3, na He has given us a living hope through the resurrection of Christ. At nandun po, meron tayong panibagong buhay. Ngayon, we want to prepare for action. Pagdating sa usapin ng kabanalan, kikilos po tayo. Magkakaroon tayo ng decision. We want to make sure that we say, we are ready to work for this. In fact, yung common English statement, roll up your sleeves. Siguro po ngayon, medyo nakapostura ako ng magandang barong. Di ba? Bagay ba? Pero kung magtatrabaho, dapat kumari, buhuba rin itong barong na ito. O kaya naman kung kayo medyo naka-blazer pa, tanggalin yon because magtatrabaho tayo. So pagdating po sa gausapin ng kabanalan, this is an act of the will, this is a decision that we have to make. Obedience is a conscious act of the will. Na nandun ang ating pagsunod sa Panginoon, gusto natin gawin ang kanyang kalooban, and we need to decide in our mind. So, mahalaga po na unang-una,
we want to make a decision. I will walk in the path of holiness. Mamumuhay ako ng may kabanalan. 10 years ago, I made a decision that has helped me. And that is, 10 years ago, I decided na ako po ay mag-shift from a carnivorous diet to vegetarian diet. Okay? The main reason actually ay for health reason. Mataas na ang cholesterol ko, mataas ang blood pressure, at sabi ng doktor, kailangan mo na ang maintenance medication, isang taon na akong nagtetake ng maintenance medication. And then, may nagturo sa akin ng principle ng pagkakaroon ng vegetarian diet. Aba, parang ang hirap namang talikdan ng napakasarap na lechon. Di ba? Pero nung gabing yon, bago ako nagkaroon ng vegetarian diet kinabukasan, eh meron kaming celebration, eh ang baha po ang lechon. Kaya nung gabi yun, sabi ko, magpapasasa ako sa lechon dahil ngayon, ako ngayon ay magkakaroon na ng despedida sa lechon. Uh-huh. Pero ang nakakatuwa po doon, the following day when I decided na hindi na ako kakain ng mga taba at lahat ng ito, nawala po ang aking panlasa sa lechon. Okay? Because I made the decision. So, mahalaga po na sa, kung gusto nating you will say, you will go to the path of righteousness and holiness, you need to, the battle begins in the mind. You need to prepare your minds for action. At handa po tayong kumilos para sasabihin nating gagawin ko ito sapagkat this is what I like to do. So, pagdating po sa usapin na pagiging banal, mamumuhay ng may katuwiran, mamumuhay ng may pagsunod sa Panginoon, the first action is, are you convinced about it and are you making a decision? And once you decide, the battle is over. Okay? Pangalawa, is we need to be self-controlled. Sinabi pa rin ho niya, and being sober-minded. Ibig mo sabihin, ay nandun ang tamang pag-iisip natin sa bagay na ito, we will be free from any form of mental or spiritual drunkenness. Tama po ang ating pananaw at tayo ay merong control and we will not be controlled by outward circumstances. We will be directed from within. Mahalaga po na anuman ang ating desisyon, meron akong desisyong sumunod sa Panginoon, mamuhay ng may katuwiran, may kabanalan, then I have to control. Darating po at darating ang temptation sa buhay natin. Marahil in the area of money, merong magbibigay sa'yo ng tukso na bibigyan ka ng pera, or meron kang nakitang pera na hindi mo pa may-ari, sabi mo kang may nakaiwan ito. Baka blessing na ito. No? O kaya naman may sa opisina, may aali-aligid sa iyong magandang babae. Eh, meron ka ng misis. Sasabihin sa iyo, pwede namang, di ba? May temptation na dumarating na ganun. Or may temptation na magkaroon ng corruption. O may mga ibang, kung hindi mang katiwalian, anumang temptation na magsinungaling. Ang mahalaga po ay you have the proper control. Kasi po, we have no control over what happens around us. But we have full control on how we respond to those mga dumarating sa atin. May kasabihan, you cannot prevent the birds to fly over you. Pero pwede mong pigilan ang temptation ay parang ang mga ibong lumilipad sa paligid mo, pero you can hindi mo sila pigiling pwedeng pigilan lumipad sa ulo mo, but you can prevent them from building a nest over your head. Diba? Ang temptation, hindi mo pwedeng sabihin tukso layuan mo ako, talagang darating at darating ang tukso. Ang tanong ay handa ka bang magsabi na hindi ako bibigay sa tukso. Hindi ako makikipangalo, hindi ako mangangalunya, hindi ako magkakaroon ng masamang response, hindi ako magnanakaw, hindi ako magsisinungaling kahit na dumating ang lahat ng temptation na ito. Because you are in charge, you are in control.
or kahit yung anger o yung response, tayo po ang yung anger o yung hindi pagtatanim ng sama ng loob, tayo po ang may control noon. May isang pamilya, sabi nung nanay, anak, baba ka na dito, nakahay na, mahuhuli ka sa eskwela pag hindi ka nagmadali, pasaway yung anak. So, pagdating niya, natabig niya yung kape, nabuhusan ng kape yung kanyang tatay. Okay? Walang control yung tatay sa nangyari. May yung anak niya ang... So, ang response ng tatay, nagalit. Pinagalit yung anak at umiiyak na yung anak at yung nanay sasabihin, sinabihan, isa ka pa. No? So, away na yung pamilya. At dahil doon, hindi na sila hindi na nakapag-ayos yung anak, dumating ng school bus, ay hindi pa handa yung anak sa pagpasok sa pagsama sa school bus, umalis na yung school bus. Pero umiyak yung anak dahil mayroon silang examination. So yung tatay ay kinakailang ihatid yung anak. Pero dahil mainit ng ulo, medyo na aksidente ng konti, may nasaging ibang sasakyan na medyo anong nangyari. Siyempre, abala na naman. Pagdating sa eskwela, tapos na yung exam. Nasira ang araw ng buong pamilya. Kung ang ginawa niya natabig yung kape, sasabihin, okay, sige, naging medyo, kung hindi mo sinasadya, sige, magbihis na lang ako. Tapos, tapusin mo na ang pagkain mo. At maghanda ka na darating ang school bus. Diba? You have control on how you will respond. Hindi mo kontrolado kung anong nangyari na dumarating sa iyo. But you have full control over how you respond about it. So dahil nagbihis na lang siya, dumating ang school bus, anak, sumakay ka na. At siya nakapasok sa opisina. Kaya lang kung minsan ang nangyayari sa atin, we do not have that control. As I have said, we have no control over what happens around us, but we have full control on how we respond to that. Okay? Nagkakaintindihan tayo dyan. So the first is you need to make a decision. It's an act of the will. I will do it. Pangalawa, I am in charge. I am saying no to temptation. I am saying no sa mga dumarating na hindi maganda. And I am in control. Pangatlo, ay magkaroon tayo ng magandang pananaw. You have that forward look. Verse 13, set your hope on the grace brought by the second coming of Christ. Anong sinabi po niya dito? Alam natin na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, you need to set your hope fully on the grace given when Jesus Christ is revealed. So, sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo, hinaasam-asam natin na mas magiging maganda ang buhay natin at our hope ay nandoon na pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, meron tayong tinatawag na real transformation. Ngayon, we are still in the process na binabago pa ang ating buhay. Ako, hindi pa ako perfect. Marami pa akong weaknesses. Alam ng aking pamilya, alam ng aking mga anak na kuminsan umiinit ang aking ulo. Na maaaring yung response ko ay hindi tama sa mga dumarating na sitwasyon or circumstance sa buhay ko. Dahil bilang tao, I have not yet come to that point na ako ay already perfect. We can never be perfect. But there is that hope that one day, I want to be like Christ. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, forgetting what lies behind and straining forward to what is ahead to become like Christ. Na darating sa pagkakataon, mawawala na yung init ng ulo, mawawala na yung pagsasalita ng hindi tama, mawawala na yung ating paggawa ng hindi mabuti. Because the presence of sin will be taken away from us. Doon po sa yung po yung package of grace that is on the way. Pagdating ng Panginoong Hesukristo, nandun yung biyayang ipagkakaloob niya sa atin na ang mangyayari sa kanyang pagdating, anong mangyayari sa buhay natin? Buksan natin sa 1 John chapter 3, verses 2 and 3. Ang sabi ni Apostle Juan, we are God's children now. Anak tayo ng Diyos ngayon. Now it does not yet appear what we will be. But one thing is sure, when Jesus Christ comes again,
we shall be like Him because we shall see Him as He is. Pagbalik po ng ating Panginoong Jesucristo, yun po ang panahon na wala na sa atin, magkakaroon na tayo ng transformation. Mawawala na sa atin yung sinful nature. Kasi si Jesus wala po siyang sinful nature. At siya po ay, siya is transformed, He is glorified. At sa kanyang pagbabalik, we will be like Christ. Ibig sabihin, darating ang panahon, pagbabalik ni Jesus, wala na tayong anumang bahid ng kasalanan. We will be transformed. Pero habang naghihintay tayo ng ganong sitwasyon na we know we will be transformed, we will be like Christ, nandun, we try to purify ourselves just as Jesus is pure. So, nandun po yung ating future look. I want to be like Christ. I want to overcome yung mga weaknesses sa buhay ko. Pang-apat, we need to stop conforming to the evil desires. Hinango na tayo ng Panginoon sa kadiliman. Dinala na tayo sa liwanag. Mula sa pagiging bihang ni Satanas, ngayon tayo anak ng Diyos na buhay. At dahil po doon, hindi na tayo dapat mag-backslide pa. Hindi na tayo dapat bumalik pa sa mga dating pamumuhay na hindi mabuti at hindi kaya-aya sa Panginoon. Verse 14, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. Tayo po ngayon ay, sa picture na meron ako dito, tinanggal na yung ating tanikala. We were set free from the bondage of sin, from the bondage of Satan. Dati-dati, sabi sa Ephesians chapter 2, we were dati-dati, sabi po sa Ephesians chapter 2, we were actually children of disobedience. Tayo po ay following the prince of the power of the air, which is Satan. Pero anong ginawa ni Jesus? Colossians 1:13, Jesus transported us from the kingdom of darkness and brought us into the kingdom of light. From the kingdom of Satan into the kingdom of God. Kaya hindi na po tayo dapat manumbalik doon sa ganong klaseng pamumuhay. Sapagkat, pinalaya na tayo ng Panginoon. Bagaman nandun pa rin yung ating sinful nature, but now we have that divine nature. Binigyan tayo ng bagong, the divine nature na ibinigay sa atin. At tayo ngayon ay merong kaugnayan sa ating Diyos na buhay. Dati-dati, gumagawa tayo ng kasamaan. Dati-dati, okay lang gumawa ng magsinungaling dahil parang okay lang. Pero ngayon dahil anak tayo ng Panginoon, meron tayong certain standards na hindi na natin dapat sundin. Tayo ay pinatawad, tayo ay nilinis, tayo may bagong buhay, at tayo po ay dapat tumulad sa karakter ng ating Amang nasa langit. Okay? So, ang pang-apat na sinabi ni Apostle Pedro is we should not go back to that kind of lifestyle. Galatians chapter 5, verse 16 to 24. Sabi ni Apostle Paul, I say to you, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Bakit? Sabi niya, the desires of the flesh and the desires of the Spirit are contradicting each other. Sila po ay hindi, kung sa buhay natin, sila po yung natural, yung pong ating sinful nature, hinihila tayong pababa, gumawa ng kasamaan, ng kasalanan. Pero we now have that divine nature in us, the Holy Spirit is in us, at ito po ang humihila sa ating pataas para mamuhay ng karapat-dapat. Okay? Ano ho ba yung work of the flesh? The works of the flesh are what? Sexual immorality, impurity, sensuality. Kaya kung makikita natin sa ating lipunan, marami ang, sabi nga, wala tayong divorce sa Pilipinas, pero marami naman pong may kabit. Kahit nga po yung ating mga, mga congressman, pinangangalandakan pa yung kanilang pangalawang asawa. Parang okay lang. Di ba? Pagka yung
Kung minsan na yung batang nagsisinungaling, ba, ang galing tong batang ito. Batang-bata pa, marunong nang magmura. Siyempre, may pinagmamanahang, di ba? Wow. Parang okay lang. Mali po yun eh. Nawala na si yung ating pinag-aralan nung tayo bata pa, GMRC. Ibinalik na ba ngayon ang GMRC, teacher? Hindi pa. Ha? Values education na, yon. Pero mas maganda na yung good manners and right conduct. Di ba? Pero bakit? Parang okay lang. Dahil yun ang works of the flesh. Nandun po yung idolatry, sorcery, enmity o pag-aaway-away, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, all of this, these are the works of the flesh. Kaya kung makikita natin sa ating kapaligiran, parang yung makalamang sa kapwa, yung mangsakit ng kapwa, yung mang-abuso sa iba, parang okay lang. Because these are the works of the flesh. Pero sabi ni Apostle Pablo, and I warn you that those who do such things will not inherit the kingdom of God. These are the works of the flesh at hindi na tayo dapat bumalik pa sa dating pamumuhay na yon. In fact, ang dapat mong mangyari sa atin, we need to see the fruit of the Spirit. And what is the fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ibig sabihin, kung gusto nating maaging maayos ang pamumuhay natin as we allow the Holy Spirit to guide and direct us, magiging joyful po tayo dahil meron tayong pagmamahalan sa isa't isa. Hindi po boring dahil we have joy. And we have magandang peaceful relationship one with another. At kung medyo makulit yung iyong kapatid, makulit ang iyong mga anak, then you can have patience. At pwede ka magkaroon ng kindness. Pwede mong, sige, okay lang. Pwede kitang pagpasensyahan. And then you will have that attitude of goodness. And you will be faithful to each other. You will have that gentleness in our relationship with one another. Tingnan nyo nga ang inyong katabi. Mukha bang nakikita ang fruit of the Spirit? Okay? Sabi, ano ba yun? Gusto po nating makita na banal na spirito ang nangunguna sa atin. Sa ating character, sa ating attitude, sa ating pananalita, sa ating the way we relate with one another. Alam niyo po, kung we allow the Holy Spirit to work in us, these qualities will be us. At kaya sabi niya, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Ano sabi ni Apostle Pablo? Earlier in chapter 3 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. When we allow the Holy Spirit to lead us and guide us, wala sa atin yung envy, dissension. Balikan natin yung works of the flesh. Kung wala sa atin yung immorality, maaring meron tayong problema sa sexual problem, immorality, impurity, o meron tayong worship of idols, sorcery, and enmity, o nandun yung galit natin, jealousy, fits of anger, rivalries, divisions, na when we allow this kind of attitude, that is a manifestation of the work of the flesh. Ang sabi ni Apostle Pedro, alisan na natin yan. Huwag na tayong bumalik dyan. Kundi because let us see the power of the Holy Spirit in our lives. Kaya po ako, I have not given up praying for the president. Maraming problema, but I still pray that one day he will really come to know the Lord. Para baguhin talaga siya at tingnan na he can be the good president that God that can lead our nation. But what he needs is to have that inward transformation. Ang panghuli at panglima is we need to be holy in all our conduct. Verse 15 to 16. But as he who called you is holy, you also must be holy in all of your conduct. Bakit?
Anak tayo ng Diyos eh. Ang ating tatay ay banal. So dapat din tayong maging banal. In fact, the word be holy is a command. Magpakabanal ka. Pero ang ating pagiging banal, hindi lamang sa salita. In all of our conduct, in all of what we do, sa salita natin, sa pagkilos natin, sa pag-iisip natin, sa ating attitude, sa ating relationship, we need to have that holiness. So, ito po ang demand. Bilang mga true believers, tayo po ay tinatawag na mamuhay ng may kabanalan. Ipakita natin na we show that we are a child of God. Dahil, yung pong ating lifestyle, dapat mag-reflect that the former ignorance, dati, nung wala pa tayo kay Kristo, ay ibang ating buhay. Natatandaan ko yung many years ago, may punta ditong dating headhunter doon po sa Sierra Madre, Ilongot. Yung mga Ilongot po, mga headhunter yan. Pero nakakilala siya sa Panginoon, binago sila ng Panginoon, naging elder, nagpatutuo dito sa KBZ many, many years ago. Sabi niya, hindi ko makalimutan, sinabi niya, nung ako ay wala pa kay Kristo, sabi niya, hindi ako takot pumatay, pero takot akong mamatay. Kasi ganun sila, pinapakita nila ang kanilang kagitingan na pagka merong halimba, mag-aasawa ka, maghanap ka ng partner sa buhay, sasabihin ng tatay, pakita muna ang pagkalalaki mo. Papakita ang pagkalalaki, may dalang ulo. No? Ng kanilang kaaway. Sabi niya, nung ako'y wala pa kay Kristo, hindi ako takot pumatay, takot akong mamatay. Pero ngayong ako'y na kay Kristo, takot na akong pumatay, hindi na ako takot mamatay. Sapagkat, binago na ako ni Kristo. Di ba? So, dapat po, dati, para lang ipinapakita niya, ang pagkalalaki ay pagka ako'y nakapatay ng iba. Pero ngayon sabi niya, hindi ang pagkalalaki ay pagka nakapatay ng iba. Ang pagkalalaki ay paggalang sa buhay ng iba, pagbibigay ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Hindi na ako takot mamatay, pero takot na akong pumatay. Yun. Di ba? Sabi nung tama yun. Sabi nung bat. So, we need to be holy like our Heavenly Father. Bakit po? Our Heavenly Father gave us new birth. Kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. John 1:12, to those who receive Him, who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Tayo po'y mga anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo ngay kabilang sa Kanya. At bilang mga anak ng Diyos, gusto niyang makita na yung katangian ng Diyos ay nakikita sa atin pong mga buhay. Tingnan mo ang katabi mo, mukha bang sabi mo, malayo ka pa, kapatid. No? Malayo pa tayo. But we want to see the holiness of God in our lives. So bilang sasabihin natin yung mga pagan standards, needs to be abandoned. Kung okay sa kanilang magsinungaling, ngayon hindi sa atin pwedeng magsinungaling. Kung okay sa kanilang magkaroon ng katiwalian, hindi pwede sa ating magkaroon ng katiwalian. Kung okay sa kanilang magkaroon ng pangangalunya, hindi pwede sa atin yan. Kung okay sa kanilang magkaroon ng galit, magtanim ng galit sa atin, nandun ang pagpapatawad dahil alam natin, pinatawad tayo ng Panginoon. Kung sila ay kaaway natin, hindi ayaw natin makita, ngayon kaibigan na natin sila. Why? That is the pagan standard that has to be abandoned. Kundi because our model ay ang ating Diyos. Ang puso ng Diyos ang dapat makita sa atin. Ang katangian ng Diyos ang dapat makita sa atin. Ngayon, nais kong aminin na hindi po tayo magiging perfect habang nandito sa lupa. Sapagkat magkakaroon tayo ng pagkakamali. Sabi ko na kanina ako, may mga umiinit ang aking ulo. May mga pagkakataon na hindi naman ako nagmumura, no? Pero sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. But the good news is every one of us is in process. And God is trying to change us from one degree of glory to one another. Na dapat ngayon, I am a better person. I am a more mature person.
mas magandang aking pananaw, mas magandang aking pag-ibig, at hindi kung anong nangyari sa akin 35 years ago, 20 years ago, ay ganun pa rin, binago na ako ng Panginoon. Binago na ho ba tayo ng Panginoon? Di ba? If you want to live a life of holiness, ano sabi ni Apostle Pablo, let's start with Apostle Pedro, you make a decision. I will prepare my mind for action. This is the decision I'm making. I'm moving towards the direction. Pangalawa, be in control. Kung dumating ang temptation, you can say no to temptation. Pangatlo, let's look forward na we will become like Christ. And because we are looking forward to becoming like Christ, don't slide back. Huwag na tayong bumalik sa dati. Huwag na tayong dating mamuhay sa dating pamumuhay. Kundi bagkos sa lahat ng ating kilos, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pamumuhay, tayo'y binabago ng ating Panginoon. Do we say amen? Binabago na ho ba tayo ng Panginoon? So yung pong holiness has both positive and negative side. The positive, we want to become like God Himself. Makita natin na tayo, kung ang Diyos ay banal, meron din tayong kabanalan. The negative, we are not going back to our sinful nature. Nandun na handa po tayong magmahal, handa po tayong magparaya, handa po tayong magpatawad, handa po tayong magpahayag ng hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob, kundi nandun na sasabihin natin, as God has cared for you, I will also take care of you. At nandun na hindi tayo makikisama sa ginagawang katiwalian dahil pinatawad na tayo ng Panginoon, hindi ako makikisama sa iyong ginagawang katiwalian. Becoming like God, and sabi ni Apostle Pablo, forgetting what lies behind and straining forward to what is ahead. So, si Apostle Pablo, sinabi niya sa kanyang anak sa pananampalataya, 2 Timothy chapter 2, verse 22. Sabi niya, Timothy, flee, run away from youthful passions. And if you run away, then I want you to pursue righteousness, faith, and love, and peace. Yung pong two words, nilagay ko po ng highlight yung two words na ito. Una, layuan mo. Tumakbo ka. Pero the same word is actually involving running. One is running away from danger, temptation, and running towards what is right. Kaya sabi niya, yung ginamit niyang flee ay para bang meron kang nakita diyang leon na sisila sa iyo, kaya you run away from that. But then as you run, you are pursuing a better goal. So sa buhay natin, meron po tayong tinatawag na continuum from negative to positive. So kung titignan po natin na dati tayo ay more devil-like or more demon-like, ngayon po, more God-like. So sa continuum, kung nandun yung ating line, nakakilala tayo sa Panginoon, dapat po iniiwasan natin ang nakaraan at tayo mag-move forward. So, nasaan na po kayo sa inyong continuum? Nasa dito pa lang, nag-uumpisa, nandito sa gitna, o nandito na tayo sa moving forward? How do you situate your life between the negative and the positive? Nandun pa ba tayo sa mas malapit dito o mas malapit na tayo sa positive? Ano po yung mga actions that you need to exert so you can have a lifestyle of holiness? Dapat po habang tayo lumalago sa pananampalataya, iniiwan natin yung nakaraan and we are moving forward towards what is the better plan and future that God has for us. So sa relationship yung mag-asawa, kung minsan nga sabi ko ang mag-asawa, pag nag-aaway, nagiging hysterical na, historical pa. Yung ginawa mo sa akin, hindi ko makakalimut-limutan yan. Iulit mo naman ngayon. Magkakapatid, hanggang ngayon, hindi ayaw nating magkita magkapatid dahil yung ginawa mo sa akin nung bata pa tayo, hindi ko makakalimutan yan. Kapatid, ano ang ginawa sa atin ng Panginoon? We want to be able to say, we want to enjoy what it means to have that lifestyle of holiness.
Basahin po natin yung sinabi ni Apostle Peter, 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. Sabay-sabay po natin basahin. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellences of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Meron po akong hinighlight na few phrases there. Una, kayo ay piniling lahi. Pinili, hindi pinagpilian. Tingnan mo ang katabi mo. Mukha bang pinagpilian ng katabi mo? No. Yung pinagpilian parang wala, iniiwan ka eh. No. We are not, you know, hindi po tayo mga leftovers. You were chosen. That's how much God loves you. That's how much God cares for you. You were chosen. Out of the many people, out of the millions of people, ikaw ang pinili ng Panginoon. You are part of the chosen race. And you are part of the royal priesthood. Meron tayong royalty. Nung kami ng aking may bahay ay nasa United Arab Emirates, sabi ko, ganun pala yung mga royalty. Sobra pala talaga ang taas ng antas kaysa dun sa ordinary citizens. But we belong to that royalty, royal priesthood. We are a holy nation, people belonging to God. We are ordinary, but now we are extraordinary. Tama po ba mga kapatid? Titigan mo yung katabi mo. Mukha bang extraordinary? Extraordinary po tayo. Why? Because of what Christ has done for us. Bakit po tayo ginawang chosen people, a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, people belonging to God? Can you imagine? Anak tayo ng Diyos. Tatandaan ko yung isa kong pagka tayo po ay binago na ng Panginoon, meron tayong panibagong antas ng buhay. We are not only citizens of this world, we are citizens of heaven. Bakit? For what purpose? That we may declare the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Dati-dati, we are not a people, but now we are the people of God. Wow! Pakitapik naman katabi mo, you are a special people. No? Hindi special child, no? You are a special person. You know, we are extraordinary. Before we have not received mercy, but now we have received mercy. In a little while, we'll be celebrating the table of the Lord. Ito pong mga elementong ito ang tinapay at inumin. Simbolo ng dakilang pagmamahal ng Panginoon. Anong klaseng pagmamahal ang binigay sa atin ng Panginoon? Pagmamahal na nang tayo'y makasalanan pa. Sa halip na tayo'y kanyang ipagtabuyan, at sa halip na sabihing ayaw ko na kitang makita, at sa halip na sabihing wala akong pakialam sa iyo, gumawa siya ng paraan upang tayo'y mapanumbalik sa Kanya. Binigay niya ang kanyang sariling buhay. He died on the cross. So that through His death on the cross, we will be reconciled back to God. So that through the death of Jesus on the cross, tayo po'y mahango sa kadiliman at magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Basahin natin yung sinabi sa 2 Corinthians 5:21. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Si Jesus walang kasalanan. Siya po ay banal. Pero ang lahat ng kasalanan ay ipinako sa Kanya. Ang lahat ng kasalanan ipinataw sa Kanya. So that Jesus bore our sins, He took our sins, and in return, He gave us His righteousness. Kaya mga kapatid, anong klaseng buhay meron po tayo ngayon? Are we living that kind of life
na tayo ngayon may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Namumuhay tayo that the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, nakikita sa buhay natin. Nakikita ho ba na hindi na tayo namumuhay sa dating kalaswaan o doon po sa sama ng loob at inggit o kaya pag-aaway? Tayo ngayon mga buhay na binago ng Panginoon. Nangyari ito because of what Christ has done for us. Ayaw na nating bumalik sa nakaraan. Gusto natin, one day we will be like Christ. But that happens when we make a decision. Prepare your minds for action. Be control of yourself. Say no to temptation. And put your hope in the future. Stay, wag nang bumalik sa nakaraan. Pumunta na tayo sa future. And be holy in all of our conduct. Jesus took all of your sins so that you will now have His righteousness. So that now tayo makakapamuhay ng may kabanalan at may maayos na kalagayan. Because now we are children of our Heavenly Father. If He is holy, we must be holy. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo. Alam mo po ang aming kalagayan. Nagpapasalamat po kami kung paanong ikaw ang namatay doon sa krus para akuin ang aming mga kasalanan. Para kami hanguin sa pagkabihang ni Satanas, palayain sa kasalanan at mamuhay ng may tagumpay, may kabanalan at kaayusan. Dalangin po namin, Panginoon, na kung paanong ibinigay mong buhay mo para sa amin. Kami ngayon, by the decision that we have to make, we are also deciding to say no to sin, to say no to temptation, to say no to going back to the old life. And we are looking forward na we are being transformed from one degree of glory to another. Help us to be holy in all of our conduct. Sa lahat ng aming pamumuhay, pananalita, pagkilos, magkaroon po kami ng kabanalan bilang mga tunay na anak ng Diyos na buhay. Salamat po sa iyong pangunguna at pagtulong. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ating Panginoon.